Good evening, 8:19 p.m. Wednesday, February 23, birthday ni Tita LV. Ako, happy birthday, Tita LV. Happy birthday po. Happy birthday po. 31 na si Tita LV, 31. Nakalimutan ko, birthday mo pala. Nakalimutan mo? ngayon. ngayon. Kasi sobra na po yung bati eh. Salamat po sa inyong lahat. Akala ko tapos na. Overflowing ang bati ah. Akala ko tapos na yung birthday mo. At saka ngayon ay last day ng ano ha, ng ating walk through the Bible. Akala, I survived. Tapos, oh, I survived. Meron na kayong t-shirt niyan. Oo. Sobrang mga kaganapan ngayon. Ngayon, siguro, hopefully, ma-distribute natin yung t-shirt as soon as possible para isuot natin. Dilaw na dilaw pa naman yun. Dilawan tayo ngayon. Last time blue, dilawan tayo ngayon. Si Pepot, naka-pink eh. Mukhang... Hindi, orange to orange, pajama. si Tita Jasmine, BBM. Wait lang. Kaya Tita Amy, Isko Moreno. Ah, ewan ko ka ng kulay ni Isko. Alright. Naku, election na naman sa Pilipinas. Kailangan natin ipanalangin yan. At, yes. Alam nyo, madami na namang mag-unfriend na magkakamag-anak at saka magkakaibigan. Mga Pilipino, pikon sa politics, no? Yung tatanong yun, sino yung boboto mo? Tapos pag sinabi mo yung iboboto mo, magagalit sa'yo. Atin lang yan. Totoo lang. Kaya ako, hindi ko na lang sinasabi kung sino iboboto ko eh. Kasi nagagalit yung ano, kababayan mo sa'yo. Lalo na pag hindi niya iboboto yung iboboto mo. Basta para sinabi ko. Ay, nawala, nawala. Tita, nakamute ka. Ako nawala. Nakamit po kayo, nakamit. Mm. Yan, okay na po. Pero di ko kayo makita. Ah, nawala rin po yung, ano nyo, yung inyong... Wala ang video mo. Ayan, so... Ayun. Okay, let's start with, ano muna natin, price report. Siyempre, unang-una, nanganak na si Via Plan. At lola naman si Tita Amy. Congratulations! Congratulations! Ano po ba? Baby girl, baby boy? Girl. Pero naka-uwi na si Bia, pero si baby boy nasa hospital pa rin kasi premature nga, 35 weeks lang. Oh! Kulang sa napaaga. Yeah. Okay. May pangalan meron na po ba? Ay, oh, meron na po. Amelia. Wow. Katulad ng pangalan ko. Oo nga, ano. Ano ba tunay niyong pangalan, Tita Amy? Sino? Kayo, anong tunay niyong pangalan? Ah, Arminda. Arminda. Oh. Eh, gusto nga nila yung pangalan sa akin. Eh. Ayoko sabi ko, hindi maganda pangalan. Amelia na lang. Parang katunog, parang Ami. Arminda. Ang pangalan, Amelia Marjorie. Yung Marjorie, yung lola sa kabila. Oh. Yeah. Praise report. Si Jasmine Bondok na pinag-pray natin yung cyst sa lips. Magaling na. Oh. Yeah, tanggalin na natin dito. Tapos si Joe. Si ano din po, si Boyet Mariano pwede nang tanggalin kasi okay na siya. Boyet Mariano. Yeah, okay. Yeah, very good. Si ano si Job, he's doing okay now. He's better now. Yeah, so praise the Lord. Ano pa? Sino pa ang yung Bert Roque daw paso na ano na, okay na 'yan. Bert Roque. Yeah. Yung taga Mission Viejo. Tanggalin na po natin ha. Sandali lang po. Bert Roque. Sino pa yung isa? Sino pa yung binanggit niya, Tita Amy? Boyet Mariano. Boyet Mariano. Mm-hmm. Okay lang po ha. Tanggalin natin.
Boyet Mariano. Bert Roque. Ayun, Boyet Mariano, Bert Roque. Yeah. Sir Gerino. No po. Ayan. Asian Viejo. Ayan. Ganda. At na madaming gumagaling. Ayos yan. Okay, 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 okay. Oh, sino pa? Meron ba kayong bagong idadagdag? Gustong idagdag? Pastor, si Ninda Rica Franca, okay na po. Makalabas na po. Praise the Lord po. Thank you daw po sa prayers. I see you. Pneumonia, no? Apo. Yes, praise the Lord. Galing na natin. Ayan. Oh, meron pa ba? Meron pa kayong gustong idagdag? Tinanggal ko na rin si ano. Pero ipag-pray natin si Amelia. Amelia. Oh, ay, yung anak niya, no, Pastor? Magpalayo niya po ay Mia. Mia. Sino, Pastor? Yung anak ni Brother, ano? John ba? Si Noel? Brother John. Ay. Si Patrick. Oo, si Patrick. Dali, lagay natin dito. Yeah. Thank you for reminding me. Yeah. So, lagyan natin sa full recovery. Si Patrick. Yes. Ito sa office. Patrick. Yan. Very good. Sino pa po? Sino pa pong prayer request niya idadagdag natin? Prayer request kay John. Pastor ako, Pastor ako, kasi kanina galing sa doktor. Opo. Eh, pinakukuha ako ng sonogram test. Mm-hmm. Sana naging okay. So, kasi masakit pa rin yung operation ko eh. Kaya baka daw may fluid. Kaya sana wala. Sonogram test negative po dapat? Negative. Okay, negative. Ayan. Saka yung si Stephen, tatanggalin yung tahi niya sa Monday. Stephen, yes. May interview. Stitches. Ang dami niya pagdadaanan. To heal. Ayan. The foot. Ayan. Meron pa? Sir, yung brother-in-law pala. Sige, pangalan po niya Don David. Don David, ano pong ano, saan po natin nilalagay? Ba yung nilalagay? Ano pa po, nasa hospital po siya ngayon, naka-confined. Tinetest po kasi siya lahat kasi palagi po yun kasi nagko-collapse. So, nagda-drive daw siya kanina morning. So, tas bigla po siyang nahilo. Parang magko-collapse. So, dinala po siya sa, ano, under observation po siya. It's either hindi po nila alam, baka may mga ugat siya dyan sa heart na nagba-block. Kasi parang ma-heart attack siya eh. Okay, okay. Okay, Anastasios. Ano po? Pastor, pa-pray po si Christy Mira. Kaibigan po namin. Christy Mira. Mira, okay. Anong ano? Saan? Ano po, for biopsy po siya this Friday kasi may bukol po siya. Actually, pangatlong beses niya na po to kasi every 22 years, umaano yung bukol ulit. So, papray po na sana negative po, hindi cancerous yung kanyang ano. Sa Friday po siya ibabiopsy. Biopsy on Friday. Bukol, ano? Apo, sa breast po. Okay. Okay. Thank you. So, sino pa? Meron pa ba kayong dadagdag?
Okay, kung wala na, eh, share na natin ito. Alright. Welcome, family. Ohana. Ibig sabihin pala ng Ohana, family. So, welcome to Upper Zoom Prayer. Pray, support, and request. Tapos na tayo. Kung meron kayo dadagdag, sabihin niyo lang. Our facilitator for tonight, for our devotion, ay si Brother Jairus. Magpapalit sila ni Sister Rachel. Ayan, tayo magbulay-bulay sa salita ng Diyos. Alright, Brother Jairus, take it away. Okay po. So, substitute lang po ako today kasi si Rachel po talaga. So, siya po yung nag-prepare nito. And i-share ko lang po sa inyo. Yung verse for the day is Isaiah 60, verse 22. And it says, "The least will become a thousand, the smallest a mighty nation. I am the Lord, I will accomplish it quickly in its time." So sa ibang version po, ang sinasabi is, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Ang sinasabi po dito, pag binasa po natin yung buong chapter 60, makikita po natin kung paano pinagpala ng Diyos yung Jerusalem. So, kagaya ng Jerusalem, bilang mga anak po ng Diyos, dadating yung sinasabing times of trials, na tunay ngang makakapagpatibay po ng faith tsaka relationship natin sa Panginoon. At dadating din ang panahon ng pagpapala na kailangan lang natin maging tapat po sa Kanya. Ang Diyos ang mas nakakaalam na mga bagay na mangyayari sa ating buhay. Sabi nga po, di ba, na siya ang author ng ating mga buhay. Siya po ang simula at ang wakas. Kailangan lang po natin magtiwala sa Kanya, hindi niya po tayo ipoporsake or will send us in any harm. In His time, lahat po ng mga dinidesire ng ating puso, He will make it happen. So ang question po is, minsan po ba dumating na sa buhay niyo na nainip kayo and then sinagot kayo ni Lord, or iba po yung binigay pero mas better pala. Ayan po. Anybody can answer. Yeah. So sinasabi dito parang siya yung accomplisher, parang siya yung magtatapos, siya yung mag-fulfill, di ba? Yung baga Bawa, katulog, we're asking for something and then yet a better answer was given to us. Di ba? Go ahead, Anastasios. Sa akin po, noong 2019, October po, nag-apply po ako sa iba-ibang companies. And then, hindi po ako natanggap. So, natataka po ako, bakit po Lord ako hindi natanggap? Mm-hmm. Maayos naman yung interview, parang ako na yung pipiliin, pero God has a different plan pala. Ang nangyari po is December binigyan po ako ng raise ng current company ko. Wow. And then nag-pandemic po, eh yung company namin is essential. Mm-hmm. Dahil ano po kami, supplier po kami ng computer equipment sa mga government, so hindi po kami nagsara. Pero yung mga in-applyan ko dati na positions, exactly, na layoff po yung mga positions na in-applyan ko dati. So yung mga natanggap po sa mga positions na yun, na layoff po sila. And then ako po, I was blessed na talagang nagstay po ako sa same company dahil essential po kami. And nabigyan po ako ng raise. So praise the Lord. Amen. 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 Ganda naman nun. Gagawin ko na ng short film yan.
hango sa tunay na buhay. Ano yun, Najay? Ako po meron in his time. Po, noon, nung bago po ako makarating dito sa US, dapat po mas maaga po ako makakarating. Ang nangyari po kasi is naka-current yung, alam niyo naman po paano yung processing eh. Pag naka-current, so mauna-una po, di ba? Yes. So, ang nangyari po, nakalimutan ng tatay ko po yung photocopy ng passport namin. And then, nung submit po namin, biglang nag-backtrack ng 2 years. So, na-delay po ng 2 years yung, in short, na-delay po ng 2 years yung pagpunta namin tsaka interview and everything. Isipin niyo na lang po kung hindi dahil doon, hindi ko po makikilala yung asawa ko. Wala po ako dito ngayon. So, ang nangyari po yun kasi makikilala ko pala yung asawa ko po. Actually, yung asawa ko po sa mga hindi po nakakaalam, doon ko po nakilala sa US Embassy. Nasa likod ko po siya sa pila. Nakikilig si CJ, oh. Doon po kami. Mas magandang, ano, dapat Jollibee serya niyan. Pang pelikula po talaga. Nagawa na short film din yan. Doon po kami nagkakilala. Tapos, dito po, siya po yung nagpakilala sa akin kay Lord. Yung sama po. Nagawan din natin ang short film niya, Hango sa Tunay na Buhay. Pero sa lahat ng short film, isa lang ang bida. Opo nga, Lord. Yeah. Opo. Yun po yung best gift na binigay sa akin ng sama po. Yun yung pagpapakilala niya po sa akin kay Lord. Amen. Minsan disappointing ano pag when things are not going your way. Tapos parang sure ball na, slam dunk na, tapos biglang nagmintis pa. And then eventually marirealize mo, ah, kaya pala kahit na ano, dito pala ako para dito pala. Di ba? Yeah. How about the others? May mga ganun ba kayong encounter? Ako po, meron po. Share ko lang po na nung na-college po ako noon, napunta po ako sa third choice ko po sa LaSalle. So, hindi po talaga computer science po talaga yung course ko po noon. And then, parang, ang syempre first and second choice ko po computer science po, pero third choice po ako napunta. And then, pagdating ko po ng third choice ko po sa LaSalle noon, talagang dami nagda-doubts po talaga ako. Sabi ko po, bakit po hindi pa ako pinasok yung ganyan, okay naman grades ko, okay naman yung ano. So parang ang dami ko po talagang questions and doubts po talaga nun. Tapos yung batchmate ko po, parang mas, I mean, parang may ano pa ako nun, parang titingnan ko pa sarili ko sa kanya nun, na parang, oh, pareho lang naman kami nito, ganyan na. Bakit siya nakapasok siya dun sa COMSAI, ako hindi. So, yan po yung mga ano po, ano ko po noon. And then once na ano, yung once na nag-shift na po ako, actually hindi pa po dapat COMSAI din po yung, as in dapat sa business management po ako pupunta po. And then nandun na ako sa business management, naka-register na po lahat, hanggang sa biglang, siguro parang biglang may message po noon nagsabi sa akin na, hindi, pumunta ka COMSAI, tuloy ka COMSAI, tuloy mo yan, ganun po. And then, ayun po, nakakatuwa po na, parang sinunod ko po. So, sobrang late na po nun. Tapos, hanggang sa natanggap ako sa COMSAI. And then, ayun, ilang years later, nakagraduate po ako ng COMSAI. Kaya, papasalamat po kay Lord na binigay po niya yung message na mag-COMSAI po ako. Gumraduate po ako dun sa course na yun. And, kasi po, kung babalikan ko po yung time na yun, parang napakahirap po talaga na dapat po ba, nandun po ba talaga ako sa course niya. Sobrang daming doubt, sobrang daming questions in mind. Pero yun po, mabuti po talaga si Lord na sinunod ko po siya. Ayun, nakagraduate po ng computer science. Ayun po. Amen. Ngayon, nagagamit ka ngayon sa ministry. Sakto pa yung course mo. How about the others? Meron ba kayong ano? Ganong storya din. Mm-hmm.
Pastor, ako po. Sige pa. Yun nga yung alam mo naman dito sa Amerika yung pagkakaroon ng papel kanya-kanyang istorya tayo, di ba? Oh, yeah. Kahirap ang ganyan, dami, ganyan. So, nakailang employer ako na nagpa-sponsor, ganyan. Yung isa, nagsara, yung may ganyan. Ang hirap, gastos, ganyan. Tapos yung frustrations mo at lahat nandoon. Pero, hindi ako nawala na tuloy-tuloy lang kahit na nag-work na ako ng mga under the table, ganyan. So, yun nga, isa sa mga verses na ano nga yung maganda yung kanta na in his time, all thing he makes all things beautiful. Pag naririnig ko yun, parang nabibigyan ako ng pag-asa. So, ayun, ginawa naman ng Lord na naayos lahat, na petition kami ng Nivea. So, sobrang pasasalamat ko dahil hindi niya kami pinabayaan, hindi siya nagkulang sa amin. Kami lang yung medyo nag-doubt, ganyan. Parang gusto ko na umuwi ng Pilipinas noon. So, ang ganda ng verse na to. He makes all things beautiful in His time. Yun po. Amen. Amen. Yeah. Yung sinulat kasi ni Isaiah na yan, kumbaga, he's pertaining doon sa bansang Israel. Alam naman natin, during those times, ang Israel ay under captivity. No? Parang Pilipinas, nasa ilalim ng Spanish rule. Parang ganun. Pero nag-promise sa kanila ang Panginoon na pagpapalain sila. Sabi din nga eh, the least will become 1,000. No? Kumbaga, kahit ganun sila kaliit, kahit ganun sila kaapi, ganun sila, kumbaga, the smallest, a mighty nation. Sabi niya, hindi ito tungkol sa maliit kayo, mahina kayo, inaapi kayo, slave kayo, whatever. Pero ito ay patungkol kung sino yung Diyos nyo. I am the Lord, sabi niya. I will accomplish it quickly, no? In its time, sa kanyang panahon. Diba? Kaya kahit minsan, nabanggit yung mga example, mga parang things are not going our way, but still, the Lord will bless us. Diba? Nabanggit ni Tita Amy na mga Pilipino dito sa Amerika, madaming instances na ang unang struggle ay papel talaga, no? Pero madami naman din na mga storya na umayos dahil pinagpala sila ng Diyos, no? Yeah. At saka yumaman na ang immigration lawyer sa atin. Kaya mapalad yung agayan nila CJ, nila Aldrin, yan, nila Jairus, na kinuha sila ng magulang nila. Yan. Kasi wala na silang isipin pagdating dito, green card na. Unlike kami na kinuha, pumunta dito para magtrabaho. Yan. Tapos we have to go through many visa changes. No? So, yan. Pero God is faithful. Kung tinawag ka talaga. Di ba? Before ako pumunta ng LA Filnas, ayaw ko sa LA Filnas kasi sabi ko nung gagawin ko doon, sabi ko mag-artista na lang ako, kaya mag-NBA star na lang ako. Actually, mas naisip ko noon meron kasi akong pioneering spirit. I enjoy na nagpa-pioneer ako ng whatever. So, I was looking forward na mag-pioneer ng church dito sa Valencia. No, pero hindi yun ang intention ng Lord sa akin. So, but buti na lang, kagaya na sinabi nga nila Jairus, nila Carl James, at saka ni Sister Amy, buti na lang, no? You obey the Lord. No? Kasi mamimiss ko yung halo-halo ng Sabado, di ba? Mamimiss ko lahat yan. Mamimiss ko yung tawanan pag Linggo. So hindi sana ako kasali, di ba? So I'm thankful, no? I'm unthankful. Actually magto 2 years ako sa La Filnas on March 1. Kaya nagre-reflect ako ano nangyari sa akin sa loob ng 2 taon.
And I'm thankful sa Panginoon, dinala niya ako sa La Fiernes. And I've never been excited magsimba at pumunta ng weekend sa La Fiernes dahil alam mo yun, you enjoy the fellowship. Yeah. Although I'm the teacher, I'm the preacher, I learned a lot from people. Kasi I receive feedbacks kung paano ginagamit sa kanila ng Diyos yung preaching. So I learned from that. Ano mo yan? So I enjoy that na kumbaga matuto. Ayun. Anything else? Alam mo kayong story ng buhay? Anything else na gusto niyong idagdag? Ayan. So kamusta naman yung ano, yung 52 nights ninyo? Wala. Sabi nagsabi sa akin, malamang daw ang problema nila yung withdrawal symptoms. Dahil nakasanayan nila gabi-gabi sa loob ng 52 nights. 21 days lang eh, gawin mo eh, habit na eh. Ito more than ano eh, twice than 21. 21 plus 21, 42. Eh, 52 to. So, plus 10 days pa. So, kumbaga, nakasanayan mo. No? Yun naman eh, to encourage everyone. Read the Bible. Yeah. So, enjoy nyo yung pagbabasa. Di ba? Ng, ano, ng Biblia. Manalangin tayo? O unless meron kayong gustong idagdag? Manalangin tayo, no? Sa general prayer, ako ay mananalangin. Ito, pinagpipray lang natin itong Ukraine-Russia. Naglabanan na talaga. So, pipray natin yung 21, number 21 to number 30, LA Philnas members natin. Yan, ito sila. Para meron kayong ano, idea kung sino sila. Ayan, no? Number 21 to 22. Yan, may mga pictures pa yan. Ayan. So, isa-isa, every Wednesday pinagpipray natin yung ating mga ano mga kapatid sa LA Fieldness. Panalangin natin yung mga simbahan natin kasama, no? Church of the Nazarene, ako rin ang mag-lead. Tapos si CJ, yan, complete healing from pains, no? Tapos stroke, ano pa ba? COVID-19, heart problem. Meron ko sa kayong idagdag dito? Meron kayong gustong tanggalin na kumaling na? And then, Chai naman, anxiety, cyst, and then surgery. Meron kayong gustong idagdag o tanggalin? Sylvia, kapatid to ni Maynor. Si Maynor, ito yung naglilinis pag Sabado. Diba? Yung, hindi siya Mexican eh. Ano namunta ko? Ano yung ano ba siya? Venezuelan ba siya? Or ano ba sa, ano? Colombian ba siya? Venezuelan or something? Basta hindi siya, ano? Honduran. Mexico siya, pastor. Mexico ba siya, ano? Si, Mexico. Si Maynor? Oh. Yeah. Tapos si Pastor Bert naman sa kidney. Yan. Unless may gusto kayong idagdag. Kamusta na si Tess Dono, Tita Amy? Di ba kapatid niyan? Ay, nakamit po kayo. Nakamit kayo, tita. Pwede na pong tanggalin kasi yun na eh, naka-dialysis na. So, ando na yon. So, okay na rin. Huwag mo natin tanggalin. Extend pa natin siya. Okay, si Aldrin naman sa full recovery. Ito si Patrick Noel, eh, anak to ni Brother John Noel. Naalala niya yung matangkad na tao. Na ano na every Sunday. Ayun, anak niya to. So, full recovery. Sino si Abundia Palingping? Ito, Alice Adenbrook, Wina Karen, Danila Samson, Juanita. Nanay ito ni Tita Elvie. Mm-hmm. And then Acosta, Mrs. Krieger, Don David. Alright. So, cancer naman, si Sister Jasmine. No? Same pa rin yung lineup niya. And Sister Pepot naman, magpipray niya yung provision for the pregnancy. Wala na dito si Via Plan. Sinanganak na siya. Si, ano na lang, si Christina
no, yung si Christina SB San Benaventura. Ayan. Si Amy, Tita Amy, eh, comfort and peace naman do sa mga namataya. Yung mga pamilya na yan. Unless meron kayong gustong idagdag na kailangan yung namatayan, kailangan ng prayer. Personal supplication, si Tita LV. Andiyan ba si Tita LV? Or, ano, or hindi siya pwede pa, sir? Ako na lang, sir. Sige. Ayan. Sige, Tita LV, kayo na lang mag-pray. No? So, ito yung mga ipag-pray natin. And then, okay na yung, ano ko pala, finals ko. Bagsak na eh. Ayan. Pero at least tapos ko na yung ano. Tapos ko na ang isang subject na lang. Isang subject na lang. Tatapos na. Ayan. Gusto pa kama si Amelia. Ah, nga pala. Si Amelia. Amelia. Magin natin dito sa special. Ano apelido niya? Hayat. Ano pa? Hayat. Wow! May-ari ng Hayat. Di po. Di ba nila kamag-anak? Nasa NICU siya. I mean, nasa ano siya? NICU? Yeah. NICU. Intensive care unit din, ano? Ano yung N sa NICU, Jai? Newborn ICU, parang gano'n. Ako na dito. Ayan. Oh, citizenship interview ni Stephen, tita. Ay, March 2 pa pala. Ayan. So, sige, simula na tayo. Manalangin na tayo. Sabihin na ba kayo? Sige, mag-mute na tayong lahat. Pasisimulan ko yung panalangin. Tapos pag turn nyo na, kayo naman ang manalangin. Ngayon, pag meron kayong biglang naisip o sinabi yung Holy Spirit na ipanalangin nyo, kahit wala doon sa listahan nyo o hindi niya kategory yun, basta pumasok sa isip nyo, please pray about it. No? That's the very purpose ng ating panalangin. Mga, be selfless pagdating sa panalangin. Basta kung sino yung sabihin ng Holy Spirit, panalangin mo. Mga, sabihin mo. Alright? Manalangin po tayo. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa gabi na to. Salamat. Ikaw ang Diyos namin. We acknowledge you are the King of Kings and Lord of Lords. Tinataas namin ang pangalan niyo, Panginoon. Wala pong papantay sa inyo, Panginoon. Pinupuri ka namin ngayong gabi. Humingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming naisip, nasabi, nagawa, nakasalanan, na hindi po naging kalugod-dugod sa inyo pong harapan. Meron po tayong 30 seconds to 60 seconds na idalangin sa Diyos ang ating mga kasalanan na personal at sabihin sa Kanya, humingi ng kapatawaran sa pamamagitan natin isip. No? At binibigyan po kayo ng konting minuto para dito. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa pagpapala na nare-receive namin. Lalo na hindi po kami nagkakasakit. Salamat, Panginoon. Wala kaming COVID-19. Salamat, Panginoon. Yung supply na kailangan namin, lagi niyong minimit. Salamat, Panginoon, sa mga extra blessings na nare-receive namin. Salamat, Panginoon. Yung mga panalangin namin na binubura namin sa prayer list dahil sinasagot niyo. Lahat siya, taos puso kami nagpapasalamat. And thank you, Lord, in advance sa mga blessings pa na marireceive namin mula sa inyo. Humingi po kami ng tulong sa inyo, ng pabor, ng pagtugon sa mga sumusunod. Panginoon, dalangin namin ang pandemic na to ay matapos na.
Dalangin namin, Panginoon, lahat ng frontliners, nurses, doctors, everybody else, mga essential workers, Panginoon, na patuloy niyo pong ingatan. Dalangin namin, Panginoon, ang mga leaders namin, si President Biden dito sa Amerika, si President Duterte sa Pilipinas, na ingatan niyo sila, bigyan niyo ng wisdom, kalakasan ng pangatawan, at ingatan niyo po na hindi sila magkasakit o may mangyari sa kanilang masama. Tinataas namin sa inyo, Panginoon, ang Philippine election on May. Dalangin namin na wag pong magkahiwa-hiwalay ang Pilipino, magkagalit-galit dahil sa iba-ibang kandidato. Magkos ay magkapaliwanagan kung ano yung magandang plataforma at bakit nila iboboto ang isang kandidato. Dalangin namin na maging malinis at maayos at walang bahid ng dumi ang eleksyon sa Mayo, Panginoon. Dalangin namin walang mamatay, Panginoon. Dalangin namin sana walang mamamatay, walang magpapatayan at magiging tahimik ito. Ngayon, Panginoon, may problema ang Ukraine at Russia. Kayo naman po pwede mag-solve dyan, Panginoon. Nadalangin namin na kayo po ang mag-handle na sitwasyon nila. We pray for West Philippine Sea, Panginoon, yung sigalot doon laban sa China. We pray for China. We speak of blessings to them, Lord God. Dalangin namin na hipuin yung puso nila na hindi po sila manguha ng hindi sa kanila, Panginoon. Dalangin namin magkasundo ang mga tao at lalo na yung magiging bagong administration. Dalangin din namin si President Putin na, Panginoon, hipuin mong puso niya, Panginoon, na huwag niyo pong hayaan na marami pong madamay na inosente sa nalalapit na digmaang ito. Kayo po magtapos sa war na ito, Panginoon. We pray for peace for Jerusalem sa mga karatig bansa nila, Panginoon. Dalangin namin na panatili niyo po ang kapayapaan sa region na ito. We pray for the Great Commission. Use our church at the Filnas for the Great Commission. We pray for our missionaries around the world to protect them, provide for them, Panginoon. Lord, we lift up to you, Panginoon, yung mga members namin na sina Tita Fe Dumok. Lord, we pray for Tita Fe na gumaling po siya sa kanyang nararamdaman, makarecover agad. Bumalik yung sigla niya at yung kanyang pangatawan, kanyang weight. Kung makakain na po siya ulit at completely healed, Panginoon, sa kanyang nararamdaman. Dalangin namin na makabalik siya ng simbahan as soon as possible. We pray for Cherry Pormentera. Ganun din po yung kanyang health. Dalangin namin na kayo po ang maging asawa niya sa panahon, Panginoon, na nalulungkot siya at nami-miss niya ang kanyang anak na sundalo, Panginoon. Dalangin namin na ingatan niyo po siya palagi at lagi niyo po siyang daling sa simbahan. We pray for Rendalyn Francisco sa kanyang pagtatrabaho sa Orange County. Dalangin namin yung kanyang pag-aaral. Ingatan niyo po siya, Panginoon. Pagpalain niyo po siya as she provides for her family, Lord. We pray for Brother Rene na pagpalain niyo po yung kanyang trabaho, Panginoon. We pray na huwag pong lumala yung kanyang nararamdaman. We pray for his diabetes na makontrol. We pray, Lord God, for complete healing be upon him. We thank you, Lord God, for the life of Kiko. We are so blessed sa buhay niya, Panginoon, sa kanyang puso na malapit sa inyo at busilak, Panginoon. Dalangin namin na proteksyonan niyo siya, yung kanyang pag-aaral sa kanya. Ngayon po ay graduating siya, pagpalain niyo po siya, prepare niyo po siya sa college. Pagpalain niyo rin po siya ng trabaho, Panginoon, para po makatulong din siya sa kanyang pamilya. Continue to use him, Lord God, sa simbahan namin, Panginoon. We pray for Brielle. Make her safe, Lord God, sa paglalakad niya sa araw-araw, sa from school to home, Panginoon. We pray, Lord God, na malayo siya sa anumang mga sakit, Panginoon, and continue to bless her, Lord God, with her heart. I pray for myself, Lord God. I pray, Lord, na you give me strength, Lord God, as I lead the church. I pray, Lord God, that you help me to have a good a better health, Lord God. I pray, Lord God, that you will make use of me more in your vineyard, Lord God, in other areas, Panginoon. I pray that I finished my last subject, Lord God, in my Bible college, Panginoon. At I pray for the ordination, Lord God. And I pray, Lord God, for favor for LA Fieldness, Lord. I pray for Job, Lord God. I pray, Lord, that that the anxiety will leave him, Lord God. I pray, Lord God, that I will use him mightily and Panginoon, i-prepare niyo po siya as he becomes an adult, Lord God,
and to face the world by himself, Lord God. And I prepare mo po siya, Panginoon, sa workplace. I-prepare niya po siya sa family life, Panginoon. Protect him also, Lord God. We pray for Minnie sa kanyang pagtatravel every day sa school. We pray for safety. We pray for her students and make use of her, Lord God, as a blessing, Lord God, sa kanyang pamilya. I pray, Lord God, for her health, Lord God, also na lagi niya po siyang iingatan, Panginoon, na huwag magkasakit ng COVID-19. We pray for Cled, Lord God, as she drives, Lord God, also from home to work, Lord God. I pray that you continue to bless her as she pastors, Lord God, the youth ministry, as she disciples young women, Lord God. I pray that mightily, Lord God, you will use her sa iyong ministry, Panginoon. At I pray also a beautiful family ahead of her, Lord God. Lord, we pray, Lord God, for our churches, Panginoon, ng MCB, LA First Filipino Church of the Nazarene, ang English Congregation, ang Arise Mission North Korean, ang Primera Iglesia del Nazareno, ang Praise Korean Church of the Nazarene. Kailangan namin na pagpalaan niyo po ang bawat isa at magdala po kayo ng kaluluwa sa mga simbahan na ito, Panginoon. Kayo din po sa aming simbahan. Dalangin namin ng unity sa amin at dalangin namin, Panginoon, na ingatan niyo po yung mga lead pastors nila, Panginoon. We pray for our general superintendents, G.S. Duarte, Graves, Cusick, and Cracker, Chambo, and Sandberg. We pray for them that you bless them, give them wisdom as they lead the entire Church of the Nazarene around the world. We pray for our district superintendent, si Pastor Greg, at ng kanyang pamilya, si Sir Leslie, mga anak nila, Panginoon. Dalangin namin na kayo po ang magbigay, Panginoon, ng kalakasan at sigla sa kanilang pag-lead sa buong LA District. We pray for the office of this LA District, si Shay, si Vanya. Dalangin namin na pagpalain niyo rin po sila at ingatan, Panginoon. We pray for all the senior pastors and associate pastors of Church of the Nazarene, specifically, Lord, sa US Canada at sa LA District. Dalangin namin na kayo po ang magpala sa aming distrito, sa lahat ng mga pastor, Panginoon. We pray for our local board, Sister Gurley, Sister Fe, Sister Minda, Sister Pepot, Sister Rachel, and Pastor Bong. We pray na you give them wisdom as they tackle, Lord God, the finances and business matters of the church. We pray for unity, Lord God. We pray for our pastors, sa Akpo, si Pastor Bird, si Pastor Bong, Pastor Rave, si Pastor Gled. We pray, Lord God, kayo po, Panginoon, na magbigay ng kalakasan sa amin as we lead the church, Lord God. We pray for the English pastors, si Pastor Josue, Dan, Michael, and Pedro. We pray for Spanish pastors, Pastor Juan and Dina. We pray for the Praise South Korean pastors, Sangdae Kim and David Kim, at yung susunod na bago nilang lead pastor, Panginoon. We pray for Arise North Korean, for Jung Won B, sa mga pastor na to, Panginoon. Dalangin namin ng kapayapaan at pagkakaisa sa bawat linggo ng aming ministeryo. Panginoon, as we share the building, Lord God, we pray for unity. We pray for the MCB office, Sister Star, Curtis, si Nick, si Charles, si Maynor. We pray for Charles na ngayon po ay meron po siyang nararamdaman na nasa hospital po siya, Panginoon. Dalangin namin na ingatan niyo po siya, pagpalain niyo po siya, ibigay niyo po yung pangailangan niya at hipuin niyo po siya na siya po ay gumaling sa kanyang karamdaman. We pray for the citizens of the World Charter Schools, Silver Lake, na ingatan niyo po yung mga bata dito na pumapasok. Pagpalain niyo po sila, nakakatulong po sila sa Church of the Nazarene. At we pray na yung mga bata ay laging safe doon sa area na yun, Panginoon. We pray for our Pinoy pastors and churches na katabi namin, kasama namin sa LA District. Nandiyan ang Covinas, ang New Hope Nas. Ganun din po, magdala rin po kayo ng kaliluwa sa kanilang mga simbahan. Talangin namin na pagpalain niyo po sila. We pray, Lord God, for complete healing, provisions, comfort, and peace sa mga sumusunod. CJ? Heavenly Father, we would like to pray for complete healing from pains. For our first one, we would like to pray for Pastor Bird for the veins. And for the second one, we would like to pray for May Acosta for back pain. The third is for Helen C. for her potion shoulder. And then we would also like to pray for the complete healing from stroke of Nene Bermejo,
And we would like to also pray for the complete healing from COVID-19 to Tita Fe's family, grandchildren, and children. And lastly, we would like to pray for the complete healing from heart problem of Amy for stronger heart. Lord, we would like to pray that by your power, you will be able to heal them and be able to have this strength to go on and be able to recover. I may know that nothing is impossible by you, and you would you have all these things that we pray for is for your glory, Lord. And we pray that by this healing, you will be also help them to be able to serve more, to serve you more, and to be able to help also their families who are also praying for them. Yeah. Thank you, CJ. Brother Jai. Heavenly Father, we praise you and we glorify you, for you are the great healer, Lord. We ask for forgiveness for all the things that we have done that is not pleasing to you, Lord. We thank you for all the miracles, all the answered prayers, and to all those people that we prayed for that you've already healed, and to those that you are still who are still in the process of healing. We know that everything will happen in your time, Lord. We also pray for complete healing from anxiety for Sylvia, Lord. Ikaw po ang mag-erase po ng mga anxiety sa isip niya, Lord. Palitan mo po ito, Lord, ng mga thoughts about you, Lord, and mag-reflect ka po nawa sa kanyang buhay, Lord. And then we also ask for complete healing from cyst for Lola Faye on her left eye, Corazon Pineda sa kanyang ears, Christy Mira, who has a biopsy on Friday. We pray, Lord, that you will disintegrate these cysts, Lord, and that the cyst on Christy Mira's on Christy Mira's body is benign and nothing malignant, Lord. We pray that you restore their bodies to its normal functioning, Lord, without blemish, Lord, so that they may further serve you, Lord. Also, we pray for complete healing from surgery for Tita Fepot. She has a sonogram test, upcoming sonogram test. We pray for a negative result, Lord. We pray only for results that are normal. And also Dean Yu, who is recovering from surgery, and Stephen, who will have his stitches removed on his foot, Lord. We pray that there will be no complications, no infections, Lord. May you restore their bodies to its normal functioning, and nawa po kayo po ang i-glorify nila sa kanilang mga buhay at ipamalita po nila sa iba, Lord, kung gaano ka po ka-powerful, Lord, sa pagpapagaling sa kanila, Lord. And all of this we pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Thank you, Jai. Pastor Bert. Nakamute po kayo, Pastor. Yes, Lord. Continue, Father God. We just want to lift up to you the following, Father God. You know them very well more than us, Lord God. Yung mga kalagayan ng kanilang mga katawan, especially yung kanilang mga kidney, Father God, which are not functioning well. Would you, Father God, stretch forth your healing hands right now? Okay. Romy Giwa, Panginoon, yung uncle ni Pastor, si Danny Munoz, si Jennifer Feliciano, and Tess Donio, Lord God, na
I believe na others were having already their dialysis, and really this is a very painful one, and they make their bodies very weak. Oh Father God, Lord, would you, Father God, na strengthen niyo sila at yung pain nila ay maibsan, Panginoon, na let them know, Father God, that you are there, Father God, na ipuin mo sila, Panginoon. Salamat po, Diyos, at alam namin na ikaw ang Diyos na nagpapagaling. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Amen, Brother Adrian. Yes, Heavenly Father, Lord, you are our healer. And alam niyo po ang, kilala niyo po itong mga pangalan na babanggitin at mga sakit po nila, Lord God. We just pray that you would heal them, oh Lord God. It says in your word, by your stripes we are healed, Lord God, and you are more powerful, and you are bigger than this sickness, Lord God, and we rebuke all this sickness, oh Lord God, and we believe that you are healing them as we pray right now, Lord God. We pray for Patrick Noel, for Abundia, Palingping, Alice Adenbrook, Wina Karen, yung multiple lumps, Leonila Samson, Juanito Feliciano for dementia, Ben Acosta, Mrs. Krieger, yung swallowing problem, Lord, Don David, Nahilo, and under preservation, we just pray for healing and quick recovery for them, Lord God. May they feel your power right now in Jesus' mighty name, Lord. And Lord, we pray that they will be living testimonies of your goodness, of your glory, oh Lord God, that they will give you all the credit, oh Lord God, that they will honor you and live for you all the rest of their days, oh Lord God, and your goodness will spread, Lord God, through them, and that they will be part of your body, the Christian body and the Christian family, oh Lord God. Lord, thank you for your goodness and for your mercy, Lord God, upon them. May you provide for them financially, Lord God. May you give them peace and comfort, oh Lord God, as they go through this season of trials and pain, Lord God, and hurt, Lord God, that may they look up to you and know you and have a deeper relationship with you, Lord Jesus. And we just glorify you, Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Yes, God. Heavenly Father, nilalapit po namin sa inyo itong mga tao na to. Dinatas po namin sila for complete healing from cancer po. Si Alet, Vina, Zenith Sarabia, Aiza Madlang Awa, Angie Gulden, Regina Crowley, Mila, Lynn, Daniel, Sheila Tulipat, Don Richella Torres, Diane's husband, Mike C, Sister Fepot, Mr. H. Maraming salamat po na patuloy na ang kagalingan nila ay magmumula sa inyo, O God. Maraming salamat po talaga na patuloy na makapag-serve po sila sa inyo na kung ano man po yung nararamdaman pa nila, God, is totally healing na po sila dahil walang imposible po sa inyo, God, na kayo lang po ang Diyos na makakapagpagaling po sa kanilang lahat. Maraming salamat po. In Jesus' name, pray. Amen. Amen. Sister Pepe. Heavenly Father, we thank you, O Lord, for this night. Patuloy po namin tinataas lahat ang aming mga pinapanalangin, O Lord. I lift up to you for protection and provision sa Christina San Buenaventura and Joanne de Mesa sa kanilang pregnancy, O Lord. I pray, Lord, that you will take care of them, protect them, O Lord, at huwag po sila magkaroon ng anumang problema habang sila po ay nagbubuntis hanggang sa kanilang panganganak, Lord. I also lift up to you, Lord, for provision sa panggastos o pambayad nila sa hospital sa kanilang panganganak. I also lift up to you, Lord, ang mga babies na i-raise po nila na kanila pong isisilang. I pray, Lord, that patuloy niyo po silang hipuin ang kanilang mga puso, Lord, para ang mga batang ito rin po, Lord, ay mapalaki nila ayon po sa inyong kagustuhan, Lord. Naniniwala po kami, Lord, and we believe that you love the little children, O Lord. Kaya ito mga babies na ito, Lord, tinataas din po namin na lumaki po silang may maniniwala sa inyo at magagamit niyo rin po ang mga batang ito
para may palapit po ang mga magulang nila sa inyo, Lord. Naniniwala po kami, Lord, na ang mga batang ito isisilang din po nila ng normal hangga't maari po, Lord, no, cesarean operation, Lord, at mailabas po nila mga batang ito na healthy at walang anumang problema, O Lord. At ipuin nyo rin po kanilang mga obigainis na magpapaanak sa kanila, ang mga pedias, O Lord, na magpaalaga sa mga batang ito. Naniniwala, thank you, Lord, and we claim, O Lord, na this will be a safe delivery at ang mga bata ay magiging maayos, O Lord. In Jesus' mighty name, amen. 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 Thank you. Sister Amy. Hallelujah, Lord God. We praise you, Panginoon. We glorify your name, Panginoon, O God. And we thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa safe delivery ni Dia, Panginoon, sa panganak ng Lord God. All praise and glory sa iyo, Panginoon, O God. We pray din po, Panginoon, sa fast healing ng kanyang cesarean wounds, Panginoon, O God. Thank you, Lord God. And Lord, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan kung merong mga kami nagawang hindi kaaya-aya sa iyo, Panginoon, O God. At Lord God, pinapanalangin ko po ngayong gabi, Panginoon, ang mga pamilyang ito, Lord God, na nawala ng mga mahal sa buhay, Panginoon. Lord, give them comfort and peace, O Lord God. Itong mga pamilya ng Bugayong family, Lord, Galvez family, C family, Dimesa family, Marasigan family, at Victoria family. Lord God, give them the peace in their heart, Panginoon, O God, na hindi na sila mangulila, Panginoon, sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon, at matanggap nila ng sa kanilang puso, Panginoon, na ang buhay, Panginoon, ay hindi natin hawak, Panginoon, ang Diyos ang may akda nito, Panginoon. At sana po, Panginoon, ay ma-share din nila sa kanilang mga kaanak, Panginoon, na ang Panginoon Jesus ang kanilang kailangan, Panginoon, O God, na maging kanilang Savior, Panginoon, O Lord God, para pagdating ng time, Panginoon, na sila, Panginoon, ay kunin na rin, Panginoon, ay sila ay mapupunta sa heaven, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, sa buhay nila, O God, na tinatch mo, Panginoon, O God. Give them comfort, Lord God. Give them peace in their heart again, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's go now to personal supplication. Thank you, Tita Amy. Pastor Bert, for Sister Ellie. Yeah. Dear God, we continue to lift up to you, Lord, the following. We ask for your favor, Lord God. Sister Rachel, sa kanyang exam ng NCLEX. Sister Cled for law school preparation, Father God. Si Anastasio Madrid. Anastasio and Madrid, new home o bagong, looking for new house. Mr. Alcaraz, deliverance from vices ng Lotto. CJ, Rena, Allison, Jenny, Tyron, sa kanilang mga exam sa DMV, mga Pagyo, Panginoon, trip to Philippines on April and coming back by May, Lord. Jaya and Vilma trip as well to the Philippines. Pepot, rent relief application. Amelia Hyatt, newborn baby na nasa NICU. Lord, all of this, Father God, we ask for your favor. Let your will be done, Father God, sa mga requests nito, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang magpaalaan nito. Ganun din po, Panginoon, as well for protection, blessings, and provision sa mga businesses. Ang Unique or Unica, Retailo, LNG, Nursing Group, Aerotechnic, at lahat ng mga businesses ng yung mga anak, Panginoon. Lord, as you have promised that you will continue to bless them, Father God, as they
completely trusting you, Father God. And as well, Father God, na sila rin, Panginoon, ay magbigay ng kapurihan sa iyong Panginoon. Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. We thank you, Lord, and we continue to pray for Jorel Ascaraga at sa pamilya ni John Bugayong, Panginoon. I-approve niyo, Panginoon, yung kanilang application sa U.S. para po magkaroon ng reunion ang mga pamilya namin sa La Firunas, Panginoon. We pray for the citizenship interview sa March 2 ni Stephen. Bigyan niyo po siya ng wisdom ng tama ang mga itatanong at makapasa po siya, Panginoon. At i-grant niyo yung citizenship as a gift for him, Lord God. We pray for Adrilene, Shellan, Vicky Wage, Lord God, na napagpalain niyo po sila kung ano man yung pangailangan nila ngayon sa mga paperwork, so whatever, Lord God. We pray na kayo po ang mag-ease up, Panginoon, ang kanilang mga needs, Panginoon. At kayo po, Panginoon, ang umayos ng lahat ng ito. We pray for Jaya and Derek, Panginoon, na mabilis yung process ng husband ni Jaya, Panginoon, para po magkaroon sila ng reunion dito sa States, Panginoon, at makapagsimula sila, Panginoon, ng isang napagandang pamilya para sa kanila, Panginoon. Panginoon, lahat ng ito ay masarap namin ipinapanalangin. Salamat, Panginoon, tinuturuan niyo kami maging selfless. Salamat, Panginoon, na binibigyan niyo kami ng puso na maging compassionate sa iba para po idulog sa inyo yung mga pangailangan nila, Panginoon. Dalangin namin na sa ganitong pagkakataon ay i-bless niyo rin kami, Panginoon. At kami po ay inyo pong ingatan palagi ang buong simbahan, Panginoon. Lalo na yung mga nandito, Panginoon. Iba, we pray for blessing, Panginoon. And let me speak of blessings to all of you. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 God bless you. All right. Yes. Sorry po. Yung picture. Ay, hindi tell me. Ito po kasi yung puntita ko kasi gusto niyang sumali sa Friday. Pwede po ba, Pastor? Siyempre naman. Pwede. English era ba yan? Yung nasa ano po, yung nasa San Francisco, San Jose. Huwag lang siyang manggulo. Ay, hindi siya. Very good po yun. Prayer yan eh. Yeah, sige. Gusto po niya sumali sa Friday. Yeah, let's invite. Welcome. Siguro maganda na rin na simulan na rin natin mag-invite sa Zoom. Kasi we're okay now eh. Ano na to eh. Yung Wednesday natin, yung Friday natin, solid na. Same people come. No? Siguro it's time for us to invite others. No? Pati po sa Mission Viejo, sasali po sila sa Friday yung mag-asawa. Yes. They are very much welcome. No? Maganda pa naman yung mga kwento ngayon. Kwentong Joseph to eh. Nako. Tinatanong po ng tita ko, late na daw po siya kasi 38 na po tayo, di ba? Apo. Sa Genesis. Bakit siya? Pwede niyang panoorin. Sabi niya, late na ata ako, sabi niya. Yung Genesis. Sa YouTube. Nasa YouTube lahat po yun. Genesis 1 to 38. Sabihan po siya. Yeah. Pwede niyang panoorin. Oo. At tapos na tayo doon sa 52 weeks. 52 Sundays. 52 days pala. 52 nights. No? At happy. Nakakatuwa lang eh. Siguro pag alas 7 ng gabi, parang ma-alarm ka na ngayon. Ay, nalimutan ko yun. CJ, wala ka nang ika-countdown. Nakakatuwa si CJ lang. Yeah. So... We'll ano daw po susunod, sabi ni Tita Amy. Well, na every day. I'm praying for a 5-minute devotion every night. Mm-hmm. A 5-minute devotion. Ito yung may inaabangan ka every day. Opo, yeah. Parang nasanay na tayo na may inaabangan eh. Yeah. Yun po yung pinapanalangin natin, no? Although matrabaho 'yon, pero okay lang. At gano'n naman eh, kung kasi na-form yung habit, tingnan natin kung meron tayo. Parang kasi mga Katoliko, di ba, merong novena pagkas alas 6 ng gabi. So, yeah, tingnan natin. Ayoko namang gawin for the sake of trip ko lang. Hinintay ko lang yung approval ni Lord at maganda eh. Kasi it's a long standing, kumbaga
mahaba, ano? At tingnan natin, panalangin natin. At saka siyempre, nandiyan naman yung ating ano, Friday night, no. Ayun na, may mga nagte-take away pa. Hinahabol nila yung huling panalong $3. Actually, namimili ng take away. Mamimiss niya din daw magbasa ng take away niya. Kasi siya yung namimili ng take away. Yeah, sinesend ko sa kanya. Yung sa ano, yung nasa Facebook, makikita niya dun yung take away niyo eh. Pero yung sa attendees, di ba din yung nilalagay yung ibang take away, isi-send ko sa kanya yon. Kaya kilala niya na kayong lahat eh. Although di niya kilala yung mukha, pero sa pangalan, sabi niya nga, alam niya na kagad kung sino yung nagte-take away. Baga, may timbre. May timbre ng ano, ng kung paano mag-take away. So, sabi niya, ako, mamimiss ko itong ano, take away na ito. Sabi niya, ganyan. Tsagaan niya rin, ha? Sinubaybayan niya rin. Eh. Actually, may isa pang sumubaybay dito. Si ano, kilala niyo, si Tita Elvi, kilala niyo. Si, pangalan nito, si anak ni ano, wala sa ano ko, si, wala sa ano ko, sa dulo ng dila ko eh. Asawa ni ano ni Eric, anak ni Tita Ellie. Pangalan nun. Si Arian, oh, si Arian. Oh, yeah. Arian. Oh, pero siya kasabay mo siya Tita LV. Kayong dalawa yung consistent na nagbibigay nanonood pag Wednesday. Oh. Eh. Yeah, no, siya ano yung luna one year. Po, yung una, yung first run, yung one year. Na nasubay mo yan yun. Yeah. Kaya bibigyan din natin siya ng t-shirt. Kasi talaga siya yung original na ano, nakasubaybay. Sabi ko nga kay Kled, dalawa ibigay na t-shirt kay Tita LB. Sabi naman ni Kled, e, paano niya naman isusuot? Parehas lang itsura nun. Kasi hindi na nalaman si Tita LB, pangalawa niya na to dahil nasubaybay rin siya last year. Oh, sige. Ano tayo? Picture. Okay. Pa. Sabi, natanong po ni Alvin, ito daw po ang ginagawa nyo na nag-walk through the Bible, ginagawa rin po ba sa ibang Nazarene Church? Ay, hindi po ata. Hindi po. Diba? Hindi po. Ay, lang po. Parang tayo lang po eh. Parang gano'n. Kasi mabigat din po kasing mag-fast cut or mag-summarize ng summarize. Isang libro nga lang, mayroon yung summarize. Eh, 66 yun, di ba? So, ginawa ko siya for 15 months. Yeah, 15 months ko siya ginawa. So, thank you po, Pastor, sa ginawa niyo. Pag-share nyo dahil na liwanagan kami. Yeah. Ako rin, naliwanagan. Nandiyan kami na magbasa. lalo po kaming na-inspire para mag-go on, para lalo pa po naming makilala ang Panginoon at lalo pa po kaming basahin. Nabasa na natin dati. I mean, binabasa pa rin natin ulit eh, no? Para ma-revive yung knowledge natin sa... Yung pong Revelation, di ba dati nakakatakot basahin? Hmm. Yeah. Nung binabasa ko po, ayaw kong basahin eh. Ayaw kong basahin. Tapos nung pong kailangan nating basahin, pinakinggan ko po ulit kasi, di ba, natapos po tayo sa chapter 9 ata yesterday or the other day. Tapos, inulit ko po yung 10 kasi, yun po yung inaano ko sa hanggang natapos po yung 16. Eh, tapos yung meron ako na miss, uulitin ko na naman. Kasi po para, ano, para yung, kasi nagkaroon po ako ng takot na basahin eh. Parang sa mula pa lang eh, sabi niya, ayaw ko po. Pagpapalain ang magbabasa nito, sabi niya. Yeah. Yeah. At pero very exciting yung huli, ano? Yung new heaven and earth. Ano? Parang excited ko eh. Yung table. Tsaka, doon sa new heaven and earth na yan, kung saan tayo magkakaroon ng mga bahay sa bagong heaven. Doon, yung mga beast, 'di ba, dito yung ano, lion kakainin niya yung lamb, 'di ba? Doon, pwede mong isuot yung bibig mo sa lion. Kumbaga lahat kay So, yeah, it's a peaceful
kumbaga, counterpart. Hindi sila ipet. Hindi mo sila ipet doon. Sila, yung, sila na yung susunod. Yeah, yeah. Hindi na silang ipet. Actually, exciting siya. Kaya meron ako dating nakasabay dati na preacher sa youth camp. Bata pa yun. Siguro mga 10 years younger siya sa akin. And during that time, I was only what? 30 years old lang yata. Siguro siya mga 20 lang. Ganun. And nagpipray siya. Kasi tapos na yung turn ko eh. So siya na, susunod sa akin. Narinig ko siyang magpray. Pag nagpipray siya, Lord, take me, Lord, take me. Natakot ako. Sabi ko, nakatakot naman yung prayer nito. Take me, Lord, take me, Lord. Pero alam nyo, nung nag-preach siya, yun nga, binanggit niya yung revelation, binanggit niya. Kumbaga, parang na-excite siya na ang sarap pumunta doon. Parang gano'n. Hindi siya suicidal. Ha? Pero parang sobrang ano niya lang, sarap-sarap pala pag dinidescribe, parang gano'n. So that is something to look forward. Yeah. Yeah, exciting. Sana ano, natuto tayong lahat. No? At ulitin naman natin yan next year kasi syempre may bago na naman mga attendees, mga members ng church na hindi naman nila inabot to. Alam niyo yun. So next year uli, mag-run uli tayo ng every night. No? Para tayo naman, refresher na lang. Diba? Di ba yung mga ano doon, roads? Yung mga roads is made of gold. Jewelry, parang gano'n. Yeah, gold. Made of gold. Gold, di ba? Bronze. Rubies. Masarap maging civil engineer doon, guys. Jairus, magandang maging civil engineer doon. Kaya tayo kailangan mag-alakas doon. Yeah. At saka, ano, saka, ang sister kasi dito, pinapakita ng Biblia na napakaganda ng pupuntahan mo. Pero, ang encouragement ng Panginoon, bring the kingdom of God here. Alam mo yun? Kasi the kingdom of God gives hope. So you bring hope to the people. And katulad nga nyo na-experience nyo sa courtyard, no, it's like small heaven eh. Alam mo yun? You feel good, you feel safe, ano mo, busog ka, masaya ka. Alam mo yun? Parang kahit sandali lang, 1 hour lang, 1 hour and a half. Eh, ano mo yun? You have this ano, taste of parang heaven. No? At saka yung iba nga, after sa courtyard, dilipat lang sa harapan ng opisina namin eh. doon naman nila dadalhin yung heaven. No, iba nga papanik pa sa ano yan, sa gym. Ang heaven naman sa kanila mag-volleyball. Yeah, alam niyo po sa heaven pag nag-ano tayo, napag-uusapan lang. Kapag nandoon na tayo, una timeless doon eh. So hindi ka bounded ng time. No, so walang tatanda, walang manghihina, maganda ang pangangatawan natin. No, pangalawa, it's an endless fellowship. 'Di ba na-enjoy natin yung fellowship? 'Di ba? O halimbawa, nung nag-fellowship kayo, pumunta kayo sa San Diego, 'di ba? Parang saya-saya niyo. That's fellowship, 'di ba? Imagine niyo 'yon, yung ganong klase ng fellowship for eternity. Na hindi nag-aaway, na peaceful, na lahat. Walang marites, walang marisol. Walang so, walang sakit. Marites. Diba? Walang injustice. Walang, sabi, no more tears, no more pain. Walang rayuma. No more pain. Pastor Mark, walang back pain. Walang pain. Walang back pain. Yes, back pain. Wala na. Walang rayuma. Yeah. Tanggal na yung bakal mo doon, Pastor Mark, sa kamay. Yeah, wala nang bakal. Yeah. Si Andre, may bakal din ata eh. Niisip ko nga, ano kaya, 30-year-old body kaya gagamitin natin parang kay Adam. Diba? Parang, kasi parang yun yung prime natin eh, yung 30-year-old body. Ba naalala niyo yung 30-year-old body nyo na sexy ka pa, malaki yung mga pangangatawan mo. Coke pa yung mga katawan at saka ano. Yung mga 25 to 30, yan, mga ganyang katawan. Diba? So, nakaka-excite. We have an incorruptible body. Yeah, makikita mo na si ano doon, si David at saka si Moses. Mm-hmm. Tapos gagawin mo yung gusto mo daw na madalas gawin. Nako, mag-hiking tayo doon, CJ. Malaman. Chariots of Fire yung sasakyan natin, hindi na Tesla or Subaru. Maganda siguro ang ano natin doon, mga view doon, ano, pag nag-hike. So, yes. Saya-saya. Nako.
Pero we don't have to wait na dumating yun. We can start heaven now, di ba? Una, by inviting people to our church. If you believe that our church, ano, give a service that na talagang gives hope to people, let's invite people to our church. Yeah. And yun nga, assure them sa kanilang spiritual life. Ang bumati ay malaya at yung mga babati pa, pwede pang humabol. pwede niyong gawing cash. Your greetings are good. But we need cash. Di ba, crab na lang, crab. Na siya, she just turned 16. Kaya pa tayo mag-ano ulit, magkakamayan. Magbubudol fight po tayo sa next week kasi di po tayo pwedeng ano. Ah, next Budol week? Fight. So, next Saturday. March, ano Saturday. Po yun? Yung first Saturday ng March? Kayo, first Saturday, meron po ba kayong lakad ng ano? March? March? Saturday po yun. Wala po. March, first Saturday ng March. Basketball. First Saturday po ng March yun. Kasi hindi po tayo makakapag, hindi po tayo kompleto eh pag sa Saturday. Sa hindi po, hindi sa courtyard, tayo lang mga, sa Saturday lang. Saturday, ano yung Saturday? Tingin natin. Dati po natin ginawa. Ah, magbo-boodle fight tayo. Wow. Mga March Saturday 5. Group. Ah, kala ko Sunday. Hindi, March. So mga ano, mga tayong lahat, mga workers, ganun. Mga workers. Po. Yeah. March 5. Amy. Yep. Tari kayo, tasama ka. Magdala ka ng gamot, Tita Amy. Crabs yan. Crabs po yan. Crabs. Nag-order na po para sa next week. Alam mo, Tita LV, alam mo masarap sa crabs? Oh. Yung pinagisan? Oo, yung ano, yung ginatan. Oh. Pinatang crab. Yung may sitaw at saka... Ano, gusto niyo pong gagawin natin yon yung kalahati? Yung kalahati, masarap yun. Yung pong ulam namin ngayon, yung sitaw na kalabasa na may ginataang may shrimp ang linagay ko ngayon. Oh, no, masarap yun. Yun po yung ano namin ngayon. Hotlock mm-hmm. ba yun? Dadagdagan na naman ang bilbil. Hindi po, ano sa, po, pwede rin po kayo magdala, magdagdag kung gusto nyo. Saan tayo? Doon tayo sa ano? Sa harapan ng office ulit? Sa harapan po. Tapos, okay. Dati po, tapos nag-order din po ako ng ano, ng ano ba yun? Siomay. Yung siomay po. Teka, bibili pa ako ng ano? Ng bangko. Opo. Tapos yung iba, ayan na si ano, si Jazz. Hello. Parang excited na ako. Ano na naman March. Natin 'yan? Pag-usapan natin pag sa Sunday. Ano ba yung team natin sa March? Yeah. So ano 'yun after ng ano? After ng practice. After ng mga practice nila practice. Po kasi kukuhanin pa namin sa Mission Viejo yung ano eh, yung crab at saka yung para ano, early dinner. Early dinner, parang gano'n. Early dinner po tayo. Ano oras yan? Alas dos, tita. Alas tres po. Kasi ayusin pa yun eh. Kunin po namin yung crab sa Mission Viejo at saka po yung ano. Siguro mga alas tres. Yung pa namang pupuntahan namin na ano, meron nag-i-invite po sila ng lunch doon yung mga kukuha ng ano, so hindi sabi ko hindi na. Kunin niyo na lang yung lunch. Tapos ano, lunch daw sila. Yeah, ilalak natin yung gate. Yun po yung gagawin natin sa next Saturday. Pag wala pong mga lakad yung mga ano. Kasi Saturday. Hindi sa Sabado, hindi sa Sabado. Next. Hindi po. Kasi wala po kayo sa Saturday, di ba? Meron po kayong birthday na ano, birthday na po. Magpipreach ako sa birthday. Hindi ko alam pipreach ko doon. Hindi kasi mga Pilipino yung Merkano. Opo. Okay, so, na, wala po kayo sa Saturday. Kaya sa Saturday na lang nasusunod. Pastor. First. Masingit ko lang. Nag-send sa akin ng message si Hazel ngayon lang. Opo. Grabe.
gabi, pag-pray natin Ukraine, ini-invade na sila ng Russia. Yun daw kasama nila, nagbabalot na ng isang pamilya, nagbabalot. Nasa news ngayon? Yeah, nasa news po. Tapos kaninang maga daw naririnig na nila yung mga tunog ng bomba. Oh, dito ay ito, dito sa ano news ngayon. Oh, missiles, mga missiles na tayo. Sa cave ba yun? Nag-meeting na nga yung UN, di ba? UN, nag-meeting sila eh. Let's keep on praying. Let's pray po natin. Let's keep praying. Tigilan. Sabi nung Secretary General kanina eh, no? Sabi niya, please, President Putin, huwag mo namang hayaan may madamay pang iba na ano, nakakaano yung plead ng Secretary General. Opo, opo. Kana nanonood nga po. Pastor, may nag-post pa nga kanina eh. Will this be the start of World War III daw? hindi naman po siguro unless makikialam yung ibang bansa. Ayan. Kasi ang World War naman po kasi pag nahati yung kasi halimbawa pag may kumampi sa Russia. Ayan. Tapos na nakialam ang US, may kumampi sa US, yan na World War na. Pero kung ano lang kung sigalot nila yon, maayos nila, matigil nila, eh sana wag naman. Ano? Kasi kaka-pandemic lang, gera naman ngayon. Ano ba naman itong mga tao na ito? Di pa nga tayo natatakot sa pandemic. Yeah. So sana naman eh, tigilan na nila. Talaga natin. Yeah. Oh, balik tayo sa usapang crap dito. Nalimutan ko na rin. Ano pong gusto niyo? Ano ko po ba yun? Igagata ko po ba? Gusto niyo yun? Nako eh. Ayoko naman. Naiya naman ako. Na ako lang pwede, may pwede gusto. Natin gawin sa, pwede po natin gawin yun habang nagpre-prepare. Pwede natin iluto yun. Madali lang naman po yun eh. Uy, teka. Sabihin diba, gusto niyo rin. Di ba, Sister Elby, luto na yung crab? Luto na so, po kasi yung crab. So, luto yun na lang po yung ano. Yung sitaw, tsaka kalabasa, ilalagay na lang po. O, luto na po yung crab eh, pastore. Eh. Pwede na lang po na lang ilagay na natin. Lang. So, ang gagawin natin dun sa mga crab, kasi since malalaki sila, hati natin ng apat para ilagay sa ano, para yung sumipsip po siya ng lasa. Yeah, meron ata kami ditong pang-crack ng ano, dadaling ko ngayon. Dali na lang po. Para tas, igagata ko po yung ano, igagata po natin yung ano, yung... Pang-crack sa sipit. Yeah, pang-crack sa sipit. Para yung kalahati po, or mga 10 doon, kasi madami na po. Tapos yung mga 20, kasi 30 pieces po yun eh. Sayan yan. Magre-ready na po kami ng pinya tsaka celery. Ayun. Yun. Magandang kumontra, no? Kumontra ng arthritis. Sana may meron po sumi si Tita Girly. Si Tita Girly mag-alabit. Kala ko, bawang lang yung pangontra eh. Meron na palang iba. Sa Brindle? Gawa tayo ng longganisa. Just, longganisa, gawa tayo. Oh, malungkot si Jay kasi crap pinag-uusapan natin. Dapat may longganisa, Jay, ano? Oh, may longganisa. O, kumakain ng crab. Hindi siya kumakain. May longganisa. Tsaka meron tayong shrimp, di ba? Magkakaroon din ng shrimp. Shrimp. Eh, kawawa si Carl naman. Kawawa si naman Carl? Si CJ. Oh, kasi magluto rin tayo ng ano, hito. O kaya bulig ba yun? Bulig dito. Sige, may report lang ako. Okay, apa. Meron daw ni-report. Apo. Pauwi na si Cled. Kararating lang ni Faye. Ah, pawin. Ah, gumimik sila. Ah. Tagal. Oh, kala nyo, kayo lang gumimik din kami kanina. Ano, Jay? Ah, kami rin po, gumimik kanina. Facebook po kami. Gumimik rin po kami kanina. Kasama namin yung alaga ko, kami tatlo, nag-gimik. Magpa-change all kami, pero walang babae. Kanya-kanyang gimik. Kanya-kanyang gimik. Yeah. So, exciting. So, sa Saturday po. Opo. Okay, picture-picture tayo. Sir Amy. Sir Amy. Alright. Okay, 1, 2, 3, smile. Ayan, bagay kay Tita Amy yung kanyang buhok. Yeah. We'll meet you, Tita Amy, ha? Brother Alvin. Tita Amy, it's Saturday, ha? We'll see you Sunday. March 5. Bye-bye. Okay, bye, guys. Good night po. Night. Good night.